Ito na marahil ang pinakamalungkot na Pasko ng mga residente ng Iligan. Hanggang sa ngayon, marami sa mga taga rito undas ang sinapit sa dami ng kaanak na nawala sa baha. Mula pa rin sa Iligan, Mia Reyes, ikwento mo. Patuloy na hinuhukay pa rin ang mag-asawang Erlene at Jomedes Furong ang natabunang bahay nila sa Barangay Bayog. Umaasa pa rin ang mag-asawa, buhay pa ang kanilang 5 taong gulang na anak, 4 na araw matapos humagupit si Sendong. Sabi niyo, sir, nabitawan niyo po yung anak? Oo, pagkatapos, doon na kami sa bubungan, tapos nakita namin mga bahay dito, dito dumaan sa bahay namin. Hindi mapatawad ni Miley dalamhati ang kanyang sarili. Ang kanyang mag-ama, tinangay ng baha noong Biyernes ng hating gabi, kasagsaga ng pananalasa ni Bagyong Sendong. Nakaiwalay kami. Nabitawan ko yung anak kong babae. Ito na lang natira sa akin. Si Lordeline naman tanggap na malamang ay patay na ang kanyang asawa, anak at 3 apo. Dasal ako magagabi nga sana mapakita sila sa amin kung patay o buhay sila. Hindi pa man nakakaaho ng mga taga-Iligan, ang susunod nilang problema ay kung paano magpasko ng walang bubong. Ganito na ang itsura ng mga bahay dito sa Sitio Bayog matapos bayuhin ni Bagyong Sendong. Hindi na ito maaaring tirhan pa, kaya problema ng mga residente kung paano sila magsisimulang muli. Sa ngayon, ang tahanan ng mahigit 15,000 residente ay ang 16 na evacuation center na umaapaw na sa tao. Mula dito sa Iligan City, Mia Reyes, News 5.